line of it. And I'm going to not be in a big picture. So I'm going to not be in a graphic line of it. And I'm not being in a public way. I'm not being in a law. I'm not being in a law. I'm not being in a law. So I'm thinking about something here, but I'm not being in a law. Right? And how am I going to pay for the fees? How am I going to pay for the fees? I'm not being in a law. Local prison police, local prison police, identify two bottom of the yard. So nothing in Agua, I want nothing, you see nothing further. That was from identify, that is nothing, care, care, care. That is a bottom of the yard. That was the share down having life testimony, and share the gospel simply run. But this point is, I want nothing, from the fire, fire, and so I, prison of peace. But the other one, Jack and Dyer, and I've been teaching the gathering, through the person of peace, the book of Matthew, how we try to study. Star, man, the other man, John the Tower, 6, 10, 20, 25 people, that's a lot of men. But the other one, how we try to study, through the person of peace, เพราะฉะนั้นเมื่อเราไปไปบทสรุปเรื่องอื่นเราไปที่ดาวายเรื่องอื่นเราไปที่ที่เราสมัครเข้าในตัวเราเรื่องที่สุดที่เราได้ยังมีสัญญาเดิมอันพนักงานเราไปบทสรุปมาเป็นเรื่องที่ไอ้เรื่องมาที่เราเรื่องที่ไอ้เมื่อเรื่องที่บางเราไปบทสรุปเรื่องที่ยังมีการเงินมาเรื่องมาเรื่องมาเรื่องมาเรื่องเงิน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 มาเ
But people are not thinking around that. You began that thing there, mama in my ass, I don't come to leave. I'm Taiwanian, but I've never found into the Father for gospel. I'm Taiwanian, Taiwanian, right? Gospel repetition. Gospel repetition. See, my Baba has a guy in gospel to come around this time, so part of me hanging down. That's on God, unit. Hindi talaga na uuno ang buo. Ang kailangan ay gospel ulit. From another angle, ibang aspeto ng gospel. So, sa ating ginagawa, sa ating curriculum, meron tayong apa. Four salvation lessons. After that is first and discipleship. Pero ang gagawin nyo yun, pag makilala natin ang first and peace, is obvious salvation lang. Apat na. So, ito po ang pangalawa na pag-aaral natin ngayon. So, magkakaroon tayo ng demonstration ulit. Demo ng isang linggo. Mag-demo ulit. Mag-adjunta kayo ng mabuti. Kung anong gagawin sa demo, yun din ang sarili ninyong gawin. Pag kayo mamuna ng lesson ito. Okay, so, tapos na magkakilala, nalalangin na, umawit na, doon na tayo sa accountability, sa follow-up. So, kumusta ang progress sa sharing ng kwento sa iyong pamilya at kaibigan? Anthony, nag-aaral natin last time. Kumusta yung progress? Medyo hindi ko pa sinasyadong naunawaan yung pamilya natin ng pag-aapat. Medyo nahihirapan ko. Okay. Puro sila tapos wala ko po akong trabaho. Busy ko talaga ako. Parang hirap-hirap ko ako. Puro sila. Okay. So, okay lang, meron pa naman pagkakataon sa susunod. Okay, si Judah, kumusta? Kumusta ang progress sa sharing mo ng kwento sa kapamilya mo? Wala akong ginawa, mahihayin kasi ako eh. Medyo hindi ko ba naiintindihan masyado eh. Okay, so, ganun talaga pagka nagsimula. Minsan na hindi mo agad na ikukwento, pero huwag ka mag-alala, Judah. Sa susunod, mas matututo ka pa. Ngayon, maganda yung ating topic ngayon. So, madaling maintindihan. At palagay ko, kaya mo nang ibahagi. Tingnan naman natin si Cyrus. Pastor, kanina pa ako excited tanungin mo. Yes. Kasi, sino yung... Magaling! Nakikinig maigi at nagre-respond sa mga sinasabi ko. At sabi nga lang, sabay-sabay nga sila nagsabi, magaling yan. Kaya excited na excited ako. Maganda talaga yung pagparaanan natin. Bigyan natin ang tatlong bagsak si Cyrus. One, two, three.
Magaling. Okay, si Butch naman, kamusta ang sharing sa iyong pamilya? Sharing sa aking pamilya, mukhang hindi pa magaling. Hindi bali, sa susunod, gagaling na yan. Okay, so... So, napansin niyo po yung sa accountability. Ang purpose nun, para i-check yung nakaraan, yung kung ginawa nila o hindi. Pag hindi ginawa, i-encourage sila. Pag ginawa, i-encourage sila. Okay, so... Meron ba akong katanungan dito? Kung ikaw ay nakatayo sa pintuan ng langit at tatanungin ka ng Diyos ng ganito, bakit kita papapasukin dito sa aking kaharian? Ano ang maisasagot mo sa kanya? Anthony? Siyempre po, papapasukin niya ako. Ay, sabi mo, sabi ko, dahil po sa pananampalataya, na pinananampalataya ko sa kanya, papapasukin niya. Magaling! Okay, so do that. Hindi ko alam kung mamapasukin ako eh. Kasi hindi ko masyadong nag-hits talaga yung figure. Sige, granted na, sumagot na lahat, ang purpose po nun ay para ma-diagnose natin kung sigurado na sila o may assurance din sila ng kaligtasan base dun sa itinuro natin noong nakaraan. At next, pasok na tayo dun sa new lesson. Okay. So, sa new lesson na tayo. Okay, gagawin natin ganito. Magbabasa ako ng teksto sa Banal na Kasulatan dito sa Mateo 7:13-14. Pagkabasa ko, magpa-partner-partner kayo. Si Cyrus at si Boots, magpa-partner kayo. Si Judah at si Anthony, magpa-partner kayo. Ikukwento nyo yung binasa ko. Si Anthony muna magsisimula. Mauuna dito si Cyrus, kukwento mo kay Woods yung binasa ko. Pagkatapos mo mga ikwento, babasahin ko ulit, si Judah naman magbabahagi kay Anthony, tapos si Woods naman magbabahagi kay Cyrus. Okay ba? Okay, so pakinggan nyo mabuti yung kwento. Mateo 7:13-14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. Ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makipit ang daan papunta sa buhay. At kakaunti lang ang nagdaraan doon. Okay, so, pwede bang si Judah at si Anthony mag-arap kayo pakikwento? Si Cyrus at si Boots? Pasok lang tayo sa kayo. Dito ang dalawang pinipo. Yung sa kayo, may makikot. At yung sa maluwang na. Yung sa makikot na pintuan, makikot sa pintuan, may madapat yung maaaring at yung kahit makikot, may maaaring na taan sa buhay. Pero isa, maluwang, pero papasikip yung maluwang na ganyan. Alam na. Pagkakas ka pa mga. Okay, so ulitin ko, tapos si Judah naman at si Boots ang magbabahagi. Sabi ng Panginoong Jesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makikit ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Okay, so Boots, Judah, ikaw naman bagi. Dalawang klase ng ano. Sa makipot ay sa mga luwag. Sabi ni Jesus, umasok daw tayo sa makipot. Sa maluwag na daan, mas maraming pupunta na mapatama. Pero doon sa makipot na daan, magpapunta ito doon sa buhay na walang hanggan. So,
So, pwede bang pasalamatan mo yung katabi mo sa'yo? Salamat sa magandang pagkikwento. Okay. So, okay. Dapat tayo sa tanungan. Ilan daw ang mga pintuan? Dalawa ang pintuan. So, saan dumadaan ang maraming tao? Sa malapad. So, yung maraming tao dumadaan sa malapad. So, saan dumadaan yung kakaunting tao? Sa makipot, sa makitid, yung mga taong kakaunti, yung dumadaan sa makipot. So, palagay mo, Boots, ikaw, ano ang kahulugan ng kwento sa'yo? Ako, kinakalangan, mas lalo pa akong maging masipag sa pag-promote ng Biblia. Bible din kat muna. Boots, ikaw ay bagong member sa Bible study. Okay, hindi yung Bible din. Okay. Ulit-ulit, okay. Light, camera, action. Ano ang kahulugan sa iyo ng kwento? Kahulugan sa akin ng kwento, dapat pala na pagsumikapan ko na dumaan sa makipot na tayo. Okay. So, ikaw naman, Judah, anong palagay mo ang kahulugan ng kwento para sa'yo? Hindi, alam ko na ngayon. Ayaw ko doon sa malapad na lang. Gusto ko doon sa makipot kasi ang pangutuhan ko ay maayos eh. Buhay mo ang malapad. Okay. So, si Anthony naman, anong kahulugan? Sa akin, meron pala tayong dalawang pagpipilian sa buhay. Dapat pala, maging matalino tayo kasi kahit na kukunti ang dumadaan patungo sa mga aspect ng buhay, di ba punta lang pala sa buhay na walang kahit dapat doon pala tayo pagpipili. Hindi sa buhay. So, tama, di ba? Tama si Anthony. Sabi niya, pag sumikapan daw natin, kahit na makitid ang pintuan, doon tayo dumaan, kahit na mahirap. And then, parang sa kwento, kunyari tapos na kay Cyrus. Okay, so sa'yo Cyrus, madaling tanong, ano ang nakakagulat sa kwento? Saan ka nagulat sa kwento? May nakakagulat ba sa kwento, sa binasa natin? Saan kayo nagulat? Cyrus, ikaw? Una-una, Pastor, I put for you. Nakakagulat. Kasi kung alin ba yung makipot, yun ba yung nagpupunta doon sa buhay na walang hanggan? Yun ang nakakagulat. Ilan na tao pipiliin niya yung malapad sa buhay, maganda doon sa dulo. Pero yung makipot pala. Eh, sa pagsagot ko ito, sasagutin ko na rin yung unang tanong ko. Ngayon ko lang na-connect yung mga narinig ko noon. Sabi nila, sabi daw ni Jesus, ako lang ang daan, wala nang iba. Ngayon ko na naisip yung pala makipot kasi isang tao lang dadaanan mo eh. Si Kristo lang pala, wala nang ibang paraan. Ano? Salamat, Pastor Dan. Magaling si Cyrus. So, bigyan ulit mo, parang pastor ang natin. Bigyan natin ang tatlong bakso ulit. 1, 2, 3. Okay, so, i-deliver na natin yung lesson. Hinihiling ko ang ating mga, yan, ang mga, dito, mga tagapanood na ilatagan inyong mga kamay at kayo makatanggap na pagpapala. Okay, nagdarinaw. So, mas mauunawaan pa natin na gusto kung babasahin natin itong Juan 3:36. Pwede bang hilingin si Anthony? Anthony, pakibasa mo nga itong Juan 3:36. Ang sumasamantaya sa anak kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak kay Jesus ay hindi magaan may buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang buod ng Diyos. Okay. So, salamat, Anthony, sa malino na pagbabasa. So, tanungan tayo ulit. Ayon sa talatang binasa ni Anthony sa Juan 3:36, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Boots? Sumampalataya sa anak. Okay, so... Sumampalataya sa anak. Okay, so si Cyrus, anong tulong mo doon? Sumasampalataya na ang ibig sabihin ay sumusunod sa anak.
Kasi parang parin ang binanggit yun eh. Sumasampalataya sa lahat at sumusunod. Kasi pwede tayong sumasampalataya na hindi sumusunod. Oh, so dahil ikaw ba sumusunod? Okay, so ang ibig sabihin ng sumasampalataya ay buong pagtitiwala na ang ginawa ni Jesus sa krus ay sapat at ganap para bayaran ang lahat ng mga kasalanan natin. So, ano ang ibig sabihin ng sumasampalataya, Judah? Pinatanggap ng si Jesus at naghahanda ang sumunod sa kanya. Tama, pinatanggap ng si Jesus at naghahanda ang sumunod sa kanya. Uulitin ko ang sinabi. Ang sumasampalataya sa anak, kanino? Kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. So, may buhay na walang hanggan tayo kung sumasampalataya kay Jesus. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak kay Jesus ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, ano daw? Mananatili ang puot ng Diyos. So, gusto mo bang sumampalataya sa ginawa ni Kristo para sa atin, Anthony? Okay. Judah. Si Cyrus. Si Boots. Okay, so salamat sa inyo. Okay, so, ayun, medyo malinaw sa atin yung patungkol sa pananampalataya sa Panginoon, Panginoong Jesucristo. So, uulitin ko yung tanong kanina. Kung ikaw ay nakatayo sa pintuan ng langit at tatanungin ka ng Diyos ng ganito, bakit kita papapasukin dito sa buhay na walang hanggan sa makipot na daan? Ano ang iyong maisasagot sa kanya batay sa ating pinag-aralan? Judah? Dahil sumasampalataya. Dahil sumasampalataya. Okay. Galing, Judah. Okay, si Boots, na kung sa'yo naman itatanong ng Panginoon, kung ikaw ay nakatayo sa pintuan ng langit at tatanungin ka ng Diyos ng ganito, bakit kita papapasukin dito sa buhay na walang hanggan sa makilid na daan? Ano ang iyong may sasagot sa kanya batay sa ating pinag-aralan? Dahil nananalig ako sa sinasabi sa Biblia na kung sino man sumampalataya, meron buhay na walang hanggan. Yes! Naintindihan mo na. Naintindihan ni Judah. Naintindihan ni Boots. Oh, kasi mga pastor kayo eh. So, may pangalawang tanong. Nakakatiyak po ba kayo na makakapasok sa buhay na walang hanggan? Okay? Tanong natin si Anthony. Anthony, nakakatiyak ka na ba na makakapasok ka sa buhay na walang hanggan? Patiyak. Bakit? Kasi kung sumasampalataya kaya ako kay Jesus. Pare-pareha sila ng sagot, no? Okay. Okay, so, nasa vision casting na tayo. So, magbahagi o maghamon. Marami tayong kilalang papasok sa kapahamakan doon sa makitid na daan, sa makitid na pintuan na kung saan kakaunti ang pumupunta. Kawawa sila. Mapapahamak sila. Kailangan tulungan natin sila. Sino yung mga taong kakilala natin na mapapahamak? Dumadaan sa makitid na pintuan ay sa malawag, maluwag na pintuan, sa malapad na daan. Sino? Sino yung mga kilala natin? Mahal sa buhay, asawa, anak, mga kamag-anak, kapitbahay, mga kaibigan natin. So kawawa naman sila. Alam nyo, hindi nagbibiro ang Biblia. Ang Diyos hindi nagbibiro. Na meron talagang dalawang klase na dinadaanan ng tao ngayon. Sa malapad na daan, maraming pumapasok. Akala nila okay lang, maraming dumadaan. Pero at the end, kapahamakan. Pero dito, may makitid na daan, ang Panginoong Jesus, kakaunti lang. Pero at the end, makikita natin na buhay na walang hanggan. So, Judah, Anthony, Cyrus, Woods, sino-sino ngayon yung mga kakilala nyo na iba ang dinadaanan, nasa maluwag ang nagpalapag na daan, sila pumapasok. Kailangan sabihan natin sila na kapahamakan ang mangyayari kapag hindi natin sila na-warningan. Ngayon, doon sa mga babahaginan natin o sasabihan natin ng patungkol sa makitid na daan, pwede ba tayong magbigay ng dalawang pangalan na pwedeng bahaginan ng kwento? Itong linggong ito? Okay lang ba sa inyo? So, Anthony, ikaw, sino pwede mong bahaginan? Kahit dalawang tao lang muna.
mga kaibigan mo. Okay. Si Cyrus naman, sino pwede mong bahaginan? Yung kapitbahay namin na ang pangalan ay Robert saka Mylene ang misis. Okay, so si Robert at si Mylene ang kapitbahay. Okay, ganito gawin natin. May mga ballpen ba kayo dyan? Okay, pwede bang pakilista yung mga pangalan nila? At para maipanalangin din natin sila, pakisulat yung mga pangalan na babahagin ninyo. Okay. Ayun po, nagsimula na ngayon ang bagong grupo last week. At itinuro nyo na ang buong lesson 1. Pwede na ba ituloy at magturo ng buong lesson na ito sa kanila rin? So kay Dondon at saka kay Dandan, okay ba na ituro mo rin itong lesson na ito? Okay, so sige Kuya Cyrus, pwede din ba? Sa kapitbahay mo? Okay. Si Goods? Okay, so kung hindi pa kayo nagsimula ng bagong grupo, pwede na ba magsimula na at ituro mo ang buong lesson 1 sa kanila? Okay, so tulad kay Goods, pwede na. So, okay, so ipanalangin natin sila. Ngayon, so pwede bang ngayon po tayo panalangin natin sila? So, Panginoon, dinadalangin po namin yung mga pangalan na inaisulat namin dito upang ibahagi ang pinag-aralan namin sa ngayon. At dalangin namin ay ihanda po yung puso ni Danda, ni Dondon, ni Mylene, mga kapitbahay ni Cyrus, yung mga kaibigan ni Judah at kaibigan ni Boots. Okay, so sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. And then, okay, next week magkakaroon tayo ng sharing. At tuloy si-share mo sa amin kung ano nangyari doon sa lesson 1 na ituturo mo sa kay Dandan at kay Dondon. Bawat isa sa akin magbabahagi. Okay lang ba? Okay, so ngayon naman po, dadako tayo sa ating mga personal needs. Kamusta? Ano ba yung mga prayer requests natin? So, granted na naisend na nila yung mga prayer requests, so pwedeng magdala-dalawa para manalangin o kaya yung facilitator ang manalangin. So, okay, so doon na tayo sa pagtatalaga. So, pwede bang ganito? Si Anthony kasi mag-share siya ng ano, kay Dandan at kay Dondon. Anthony, pwede tumayo ba? Ayan. Pwede bang patong natin ating kamay sa kanya, ipapanalangin natin siya? Ayan, sige, buso, patong natin ang kamay. So, yan, pag nananalangin tayo, okay lang na ipatong natin yung kamay sa kanya. Panginoon, dinadalangin po namin si Anthony. Sabi niya kanina, ibabahagi niya kay Dandan at kay Dondon ang pinag-aralan namin. Tutulungan mo siya, Panginoon, na hindi siya naiiyak, hindi siya matatakot, at sa kanyang pagtuturo, Panginoon, gagabayan niya siya ng iyong kapangyarihan. Lord, itinatalaga po namin si Anthony ngayon. Alam po namin, Panginoon, na gagamitin mo siya, Panginoon, dahil may magandang potential siya sa iyong kaharian. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Panalangin natin si Cyrus. Lord, dinadalangin po namin si Cyrus na yung napag-aralan natin ngayon magiging malinaw sa kanya, magiging malinaw din sa kanyang mga pa-Bible studyan. Nadalangin ko po, ihanda mo po yung puso ng mga taong ito, mga taong yun, at i-release ko po yung kapangyarihan mo sa buhay ni Cyrus, na kapag kayo dinalangin niya sila, nagturo siya, Panginoon, ang makikita ay ikaw sa kanyang buhay. Kaya salamat po, tutulungan mo si Cyrus. Panalangin din natin si Boots. Lord, alam mo po si Boots, nahihiya pa siya magbahagi at parang natatakot pa siya. Pero alam ko, Panginoon, na ang iyong kapangyarihan, sa iyong kapangyarihan, walang imposible. Kaya sa mga sandaling ito, tulungan mo si Boots, Panginoon, na hindi siya matatakot, hindi mahihiya. At alam ko namin, darating yung panahon, Panginoon, na makikita ni Boots ang iyong kapangyarihan at sa iyong Panginoon, makapagbahagi rin sa kanyang mga kaibigan. Tulungan mo po ang bawat isa na kami po ay magamit mo sa iyo.